At dahil marami po nagtatanong kung kasali nga po ang 4Ps sa payout ng DSWD Educational Financial Assistance, narito po ang tugon ng ating DSWD Secretary na si Mr. Erwin Turfo. Lilanawin ko lamang, maraming nagtatanong, medyo nagkagulo po kagabi pa. Kesyo ang 4Ps daw kasali, kesyo may nagsasabing hindi. Mga sir, mga ma'am ng 4Ps, kung kayo po ay naka 4Ps, tama po ang sinasabi ng inyong mga leader. Hindi na po kayo kasama dito dahil yung 4Ps na hawak ninyo ay para po sa mga anak po ninyo yan. Kaya po meron kayong 4Ps, yan po ay para sa edukasyon ng inyong mga anak. Incentive yan para pumasok po ang inyong anak. Therefore, nagtumatanggap na po kayo ng ayuda mula sa gobyerno para sa edukasyon ng mga anak ninyo. Pagbigyan naman po natin yung mga hindi pa nakakatanggap ng ayuda na wala po sa 4Ps, sila naman po ang bibigyan natin ng educational assistance. Yun lang po yung sinasabi. Tinawagan po ako ng pansin ng aming 4Ps personnel at ilang leader po kanina nakausap ko. Sinasabi nila, sir, hindi po kasama ang mga 4Ps dyan. So yung mga nakatanggap po ng 4Ps, aba i-re-refund nyo po sa amin yan, ikakaltas po sa inyong matatanggap po next month para magkalinawan ho tayo. At saka yung mga scholar na po ng mga gobyerno ho dyan, hindi na rin po kayo kasama because allotted na po yung mga pambili ninyo, pati mga tuition ho ninyo. Ito po ay galing sa DSWD. Kaya yan po yung mga ika nga aayusin natin at paplansyahin natin starting next week. At yan po ang pahayag ng ating DSWD Secretary na si Ginoong Erwin Turfo. Sana po ay nasagot po ang inyong mga katanungan tungkol sa kung kasali nga ba ang 4Ps o hindi. Huwag po kayong malungkot, pagbigyan po natin ng iba. Kasi kapag pinagpilitan nyo, di ba sisingilin din naman yun sa inyo. Kaya baka magulat ka. So ako po muli si Chris Elaja para sa White Lion Channel. Hatid ang balitang may kwenta.